Pero pino na na tempi yung mga ganyan, hindi ma hindi mo ganyan. Kasi yung mga piskal o yung mga prosecutor yung tinatawag na siyang didinig sa preliminary investigation. E nagsalita yung boss nila na malakas ang ebidensya, si Bantag ang mastermind, isa sa mga mastermind. Kaya lang naman kumunta sila sa boss nila o sa departamento nila. Sigurado, ipapail yan. Maniwala kayo. Maalala niyo ako pag natapos yung PI na yan. Ipapail yan. Kimay ebidensya, kiwala, kibatan. Ipapail yan. I'm very sure of that. Why? Eh, dahil nga yung demeanor ng departamento magdedetermine, eh, hinatulan mo na. Kaya, kung ako po, kayo, ang akin mong kaya lang naman. Mag-inhibit na kayo dyan, iurong nyo yung mga sarili nyo sa pandinig sapagkat naging bias na kayo dyan. Meron ng pagdududa. Nagtanim kayo ng binhi ng pagdududa. Kailangan kasi ang isang investigative agency, ang isang hukuman, kailangan walang bahid ng hinala. Bakit super dami ang social media supporters ni General Bantag? Simple lang ang rason. Ang mga netizens ngayon, mga nanonood sa social media, matatalino. Okay? So, nag-iisip ang Pilipino. Ang Boeing script, yung complaint na binuo ng NBI at PNP, nilatag sa piskalya, ano yon? To me, it is an insult to the intelligence of netizens. Akala ni Secretary Rimulya na mapapaniwala. Ito ha, wala pa tayo sa korte. Dalawang korte ito. Court of public opinion and then the legal court. So, ang legal, magsimula sa fiscal, probable cause, then paakyat sa korte para sa determination of ano, yung guilt beyond reasonable doubt. Yun. Yan ang isang korte. Eh, ang isang korte dito sa court of public opinion. Okay? So, ang nakita kong strategy ni Secretary Mulya, inuna niya ang trial by publicity para idiin si Bantag. I-condition niya ang mindset ng mga netizens. Para pagdating na sa korte, ayun, meron na silang ano, wave of supporters para idiin si Bantag. And then, ang ultimate goal ni Secretary Rimulya dito, hoping na magkaroon ng justice sa Percy Lapid case at makukulong yung mastermind. Pabor sa kanya sa senatorial ambition niya by 2025. Yun ang nakita ko. Opinion ko lang yun. Kailang na underestimate ni Secretary Rimulya ang talino ng taong bayan ang netizens. Kasi yung script ni Boeing hindi kinagat ng karamihan sa social media. To me, it's unbelievable. ang gumawa ng script na yon kulang sa ano, kulang sa practice. Okay. So, ano yung narrative na pinapaniwalaan ng netizen? Ang narrative is si Bantag na frame up lang. Si Bantag isang dedicated public servant, matapang,
may malasakit katulad ni Tatay Digong na nag-appoint sa kanya. So, itong lahat na sarsuela ni Secretary Buying, ang mindset, ang pinapaniwalaan ng mga netizens ay kagagawan ito ng narco-politics para maalis si Bantag dyan sa Bucol, para maibalik yung dating kalakaran droga dyan sa Bucol. Okay. Again, ang palagi kong tanong is ganito. Bakit hindi tinanggap ni Secretary Boying yung voluntary resignation ni General Bantag? As early as August, nagre-resign na yung tao. Kasi alam niya yung patakaran na pagpalit ng administrasyon, iba na naman. Kahit sana yung may Bucor Modernization Act, according to that law, yung ma-appoint ng Bucor Director General, it will serve 6 years. So, hanggang 2028 pa ang termino ni General Bantag as Bucor Chief kung susundin mo yung batas. Kaya lang dito ko nakita na si General Bantag hindi siya kapit toko. Alam niya na pwede siyang palitan ni PBBM sa taong mapagkatiwalaan ni PBBM. Kaya nag-voluntary offer resignation na. Eh bakit hindi tinanggap ni Secretary Mulya? Yun ang gusto kong marinig sanang paliwanag ni Secretary Mulya. Bakit initsapera niya yung resignation ni Bantag? Okay. Nung tinanggap sa diwala na. O ngayon, wala pa, hindi pa umuusad ang kaso sa piskalya. Nagbanggit na siya na gusto niya nang i-recommend kay PBBM na i-dismiss na si Bantag as Bucor Chief. Bakit kailangan pang dumating ng ganun? Na nagre-resign na ngayon tao, di wala sana ang problema. Kaya all the more na ako as a netizen, as a vlogger, narco-politics ang involved ito, malalim. So, yun po ang ano, yun po ang narrative na pinapaniwalaan ng maraming netizen. Okay. Biktima si Bantag. Eh, alam mo naman ang ugaling Pilipino kung sino yung underdog, doon pumupunta ang simpatya. Kaya ito, si Bantag inaapi, eh, ang taong bayan doon siya inaapi. Okay? So, linawin ko lang sa Lapid Villamore case, dyan ang suporta ng netizens na inosente si Bantag. Yan ang sinusuportahan. Okay. Iba naman yung iba pang akusasyon na mga anomalya sa Bucor. Kung anong tanim-tanim dyan, mga tunnel-tunnel, iba na yun. Hindi na yun, sa tingin ko, hindi na yun inaano ng mga netizens kasi wala na yun sa issue. Ang issue at hand is yung pagpaslang kay Percy Lapid and Villamore. So, ang suporta ng tambayan, inosente si General Bantag. Okay. So, ito na ngayon. Panawagan, sigaw ng taong bayan, dapat mag-resign na si Secretary Rimulya para magkaroon ng patas na pagdinig. Kasi, dyan pa lang sa piskalya, December 5, yan, simulan na ang preliminary investigation. Ang utak na, ang mindset ng taong bayan, lutong makaw na. Kasi si Secretary Mulya, under niya yung prosecutor, ang mindset ni Secretary Rimulya, guilty na si Bantag. So, hindi malayo yung pangyari na maapektuhan, ma-influensyan ang desisyon ng mga piskal na tauhan niya. Kaya tama yung gagawin ng Team Bantag sa legal strategy na mag-file sila ng inhibition petition na hindi na makikialam ang piskalya ang mag-determine na ng probable cause, either judge na
sa korte or sa ombudsman. Tama po yun. So, wake up call sa ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, marami pa rin nagmamahal sa inyo yung Bumoto 31.6. Kailang medyo nagmahay lang, medyo nagtatampo. Kasi ang General Bantag na sa tingin namin ay gumagawa ng matino, isya naman ang nagiging masama dahil sa handling ni Secretary Rimulya. Sana makinig po kayo, mahal na Pangulo. Bakasyonin mo muna si Rimulya at para gumulong ang hustisya. Ang gusto ng mga netizens, yung patas lang na hustisya para malaman sino talaga ang nagkasala, sino ang inosente.